Ace shook his head as the vivid memory came flashing on his mind. Gusto na niyang kutusan ang sarili dahil kahit na matagal nang nangyari ang bagay na iyon ay umuukil-kil pa rin sa kanyang utak. Hindi na nawala sa isip ng binata ang pulang-pulang mukha ng matabang babae na umangkin sa kanya bilang nobyo nito. Napabuntong hininga ang binata nang pasadahan ang tingin ang papeles na kanina pa nito hawak-hawak, walang pumapasok sa utak niya kaya'y marahas nitong itinapon ang mga papeles sa ibabaw ng mesa, agad na ang mga iyon na humalo na sa iba pang nagkalat din sa ibabaw ng kahoy na mesa, malakas na mura ng binata. Sinabunutan niya rin ang sarili sa sobrang frustration, nanunuyata ako sa punso, hindi napigil ang sigaw nito. Sa ginawa ay nagkukumahog na pumasok ang sekretarya ng binata, nakasuot ito ng itim na corporate attire na pinalooban ng puting blusa, may makapal na eyeglasses ito sa mata at nakapusod ang buhok, formal man ang hitsura nito ngunit mababanaag pa rin doon ang pagtataka mula sa sigaw ng binatang abogado, ano pong problema sir? Nagtatakang tanong nito, tiningnan ni Ace ng masama ang sekretarya bago nito nilibot ang paningin sa buong opisina nito. Napapakunot ang noo kung minsan ngunit mas madalas ang pag-iling ng ulo nito na mas lalong nagpetake sa sekretarya. May tawas ka ba dyan? I think there's a bad spirit inside this office, I can't do my job. Tila batang pagsusumbong ng binata sa sekretarya nito. Gustong matawa ng sekretarya ni Ace nang pinukpok nito ang ulo at sumubsob sa mesa ang binata, hindi nito akalain na may pagkaisip bata rin ang abogado, isa siya sa humahanga dito dahil na rin sa husay nito sa mga kasong hawak nito, gayunpaman, inis din ang sekretarya dahil sa pagiging mapaglaro nito sa mga babae. Maybe, there was, I don't actually know, Mr. Del Fiero, alanganing wika nito, but, we can use the incense, sandali lang po, tumalikod dito at iniwan si Ace sa mesa. Ace tried to get up, he fixed himself and tried to concentrate, walang mangyayari sa kanya kung iisipin niya buong araw ang matabang babae na yon, he needed to transfer his attention, sa huli, napabuntong hininga na lamang ito. Lumunok si Ace ng ilang beses at huminga ng malalim, binuksan din nito ang drawer na konektado sa mesa nito, he took the small mirror and look himself, guwapo pa rin ang nakikita nito kahit medyo magulo ang buhok, kapag kwan ay napangiti muli ito. Naalala ng binata ang tawag niya rito noong huling magkita sila, Chris, cute ito kapag nakanguso. Nanlaki ang mata ni Ace dahil sa naisip umiling muli ang binata at ibinalik ang salamin sa tokador, nababaliw na siya sa kanyang naisip, paniguradong tatagain siya ng kanyang ina kapag nagkataon. Nasa ganoong pag-iisip nang sakto namang pumasok ang sekretarya nito na may dalang incense stick kaya nakuha nito ang pansin ng binata. Pinagmasdan ni Ace ang sekretarya, mock herba ito at may hitsura kahit may salamin sa mata, he needed some steam, he needed to distract himself or else he would become crazy after, yun nga lamang, hindi pumapatol ng sekretarya ang binata. Are you sure that this would help? Nakakunot ang noo na tanong ni Ace. Nagkibit balikat ang sekretarya at sinagot pa ang tanong ng abogado, I'm not sure, sir, let's wait and see. Walang nagawa ang binata kundi ang tumango na lamang nang iwan siya nito, ang incense na dala nito kanina ay inilagay lamang nito sa gilid ng bookshelf ng binata na matatagpuan sa gilid ng opisina, humahalimuyak ang amoy niyon sa buong paligid maging sa pang-amoy ni Ace, unti-unti ay kumalma rin ang sistema niya dahil sa bangon niyon. Buong maghapon ay nireview ni Ace ang kaso ni Dina Gaza, tulad ng inaasahan ng binata ay pumalag ang kanilang partido. Sa sinabi niya nang mag-usap sila sa telepono, matigas ang governor na biyenan nito sa pagtanggi sa annulment na iniendorso niya dito. Gayunpaman, hindi na babahala ang binata, nakaset na ang araw na pupunta siya sa San Vicente para kausapin ang mga ito ng personal, lalo na ang dating asawa ni Dina na si Mayor Fernan Capulong. Naaga ang pansin ni Ace mula sa kanyang binabasa nang may tumawag sa cellphone ng binata, kaagad niyang dinampot ang aparato na nasa ibabaw ng mini shelf nito, napangisi ang binata nang mabasa ang pangalan na nasa screen yon, isang batang modelo na nakadu upang palad nito sa isang party sa Shangri-La. Hi, Pam, masiglang bati ni Ace dito, sinulyapan muli ng binata ang incense na tanging upos na lamang. Sigurado siyang nanuno sa punso nga siya kanina dahil sa kakaibang naramdaman na nawala rin kaagad. I want to meet you Ace, dinner in my house, are you free? Diretsyang tanong kaagad nito sa kabilang linya. Ace rose his eyebrows, there was a glint of a playful smile in his lips, hinawakan din nito ang ilalim ng baba habang pinag-iisipan ang sinabi ng modelo sa kabilang linya, Paloma Hermosa was his type of girl,
Sexy at maputi. Malaki rin ang hinaharap nito dahil nakita na niya yon ng personal. Ace wanted some steam and the model was a willing victim. Sure, sagot kaagad ni Ace dito matapos ang ilang sandali. Habang kinakausap ni Ace ang modelo sa kabilang linya ay nakita nito ang pagpasok ng sekretarya sa kanyang opisina. Mabilis itong sinenyasan ng binata na tumahimik na sinunod naman kaagad nito. Mabilis din sa alas 4 ang kilos nito na kinuha ang steno pad at nagsulat doon. Nagpapaalam na umalis dahil tapos na ang office hours nito. Okay, I like that. Sagot ng binata sa sinabi nito tungkol sa pagkain, are you sure about eating dinner with me? Or, do you have any naughty things in mind aside from that? Diretsang tanong ni Ace, kapag kwan. Ace smiled when the other line got silence, nang magsalita muli ito ay muntik nang humagalpak ng tawa ang binata, pinagtaasan na lamang ito ni Ace ng kilay kahit hindi nito yun nakikita, attorney siya kaya alam niyang nagsisinungaling ito. Kinagat niya ang dila upang pigilan ang sarili sa kung anumang sasabihin dito, ang mahalaga may ulam na siya mamaya. Nang matapos ang tawag nito ay isinandal ni Ace ang likod sa kanyang swivel chair. Kahit masama ang umaga niya ay binawi naman ito ng tawag ni Pam. Ace looked up and closed his eyes, hinayaan ng binata ang sarili sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Kapag kwan ay umayos ito at tiningnan ang wristwatch. It's almost 6 in the evening that he decided to fix himself and went out of his office. Hindi na rin dinala ng binata ang briefcase nito, sigurado si Ace sa destinasyon. At iyon ay ang kondo na sinabi ni Pam na kinaroroonan nito. Ace exited from his law firm, the Del Fierro Laws, dumiretso kaagad ang binata sa Chevrolet nito na kulay itim, binati niya muna ang guard ng building bago sumakay sa sariling sasakyan. He drove his car fast than usual. Walang pakialam kahit gitgitan ang mga sasakyan sa pampublikong kalsada, pinilit din ng binata na hindi magmura kahit pakatingkati na ang bibig nito, he wanted to stay calm and relax, mas excited siya sa kayang gawin ng modelo kaysa anup amang bagay. Mabilis na narating ng binata ang kondo na sinasabi nito, ibinigay lamang ni Ace sa valet ng building ang susi ng kotse nito bago ito pumasok sa loob ng magarang hotel, napailing ang binata dahil hotel iyon na pag-aari ni Darius, siguradong kapag nalaman nito yon ay mumurahin siya. Bitbit ang cellphone ay mabilis na sumakay ang binata sa elevator ng hotel, tulad ng inaasahan ay nakilala siya ng mga staff doon nang maglakad siya sa lobby kanina, bukod doon ay walang naging problema ang binata, siniguro niya lamang na hindi makakarating kay Darius ang kalokohan niya. Nang tumigil ang elevator sa tamang palapag ay mabilis na lumabas ang binata, naglakad siya ng ilang metro mula roon. Hindi rin naiwasan ng binata na purihin ang ganda ng pagkakadesinyo sa exterior ng palapag, halatang hindi nagtipid ng pera ang kanyang kliyente para sa pagpapaganda ng hotel nito. Pinaikot ni Ace ang kanyang cellphone sa palad nito at pinaglaruan niyon nang tumapat siya sa pinto ng unit na sinabi ng modelo. He pressed the buzzer and waited, hindi naman nabigo ang binata dahil ilang sandali lamang ay bumukas iyon at iniluwa si Pam. Maikling short at puting top lamang ang suot nito. Bakat din ang nasa loob nito na hindi man lamang nito alintana, Ace smirk, mukhang magiging maganda ang kanyang gabi kasama ang modelo na nasa kanyang harapan. Hi, pasok ka, paaniaya nito matapos matulala ng ilang sandali. Hawak nito ang Sir Adora ng pinto habang palihim na pinapasadahan ang tingin ang abogado. Pam was beyond impressed, hindi may kakaila yon sa pagtitig nito para kay Ace. Sure, magalang na sagot naman ang binata dito. Agad na niluwangan nito ang pinto para makapasok ang binata. Ace roamed around the place when he entered fully, sadyang personalize ang lugar dahil na rin sa black and white interior nito, ordinary suit lang iyon na may maliit na sala, kusina sa gilid at dalawang kwarto. Wala rin itong masyadong gamit at halatang bago pa lamang ang tenant sa lugar. Ahem, tikhim ni Piloma, Ace looked at the woman, kung naikama niya na ito ay susunggaban na niya agad ito ng halik. Halatang inaakit siya nito base na rin sa tinging ipinupukol nito para sa binata. Your place is good, tanging komento ng binata, hinubad nito ang coat at isinampay iyon sa couch, lumantad kaagad ang namumutiktik na muscle nito sa katawan dahil sa hapit na white shirt nito. Napasinghap naman si Pam dahil sa nakita at mas lalo pang nagwala ang sistema nito. Nagluto talaga ako for you, sana magustuhan mo, calm, masiglang wika nito ngunit halatang pilit yon. Sure, Ace said with a playful smile in his lips, sinadya rin itong pasadahan ng tingin ng dalaga na agad namang ikinapula ng pisngi nito, great, kusa nitong ipinulupot ang braso sa braso ng binata,
Nagulat si Ace sa ginawa nito lalo na nang samasagi sa braso niya ang malulusob na dibdib nito. Nag-init ang kanyang pakiramdam dahil doon ngunit pinigil niya ang sariling buhatin ito at si Basibo ng halik. "You're such a tease," Ace whispered as they reached the kitchen. He was in the other edge of the table while Pam was in the other edge too. He licked his lips and swallowed, causing his Adam's apple to move. Lahat ng ginawa nito ay nakita ng modelong kaharap. Napalunok rin ito dahil doon bukod pa sa atraksyon na naramdaman na nito noon para sa binata, they looked at each other sensually, their eyes seemed talking the words that they can't utter. Nagkakaintindihan ang kanilang mga mata habang may nagbabagang tingin sa isa't isa. Hindi na nagulat si Ace nang dumukwang ang dalaga at abutin ang kanyang batok, walang pasubaling hinalikan siya kaagad nito sa labi ng may pagmamadali, para bang sabik na sabik ito at tila ayaw siyang pakawalan. Inaamin ng binata na magaling itong humalik, may kasamang dila yon na mas lalong nagpainit sa sitwasyon. Pinutol ng dalawa ang halikan at parehong gumalaw upang mapalapit sa isa't isa, mabilis ang mga kilos upang ipagpatuloy ang nasimulan. Nang tuluyang makalapit ay kaagad na binuhat ni Ace ang babae ay ipinatong ito sa mesa nito. Mabilis din ang mga kamay nito na pinulupot sa leeg ng binata habang sabik na matikman ang labi ng bawat isa. Napapikit ang modelo sa pagitan ng mga halik ng mga ito. Mas lalong ginanahan si Ace sa ginagawa, his tongue moved inside mouth that made her hold him tight, natatakot itong mawala na lamang ng balanse kahit pa nakaupo lamang ito, nanghihina ang tuhod nito dahil sa sensasyong si Ace lamang ang nakapagbibigay, she desperately wanted to be claimed. Pam whispered after they ended the kiss, kinagat nito ang pang-ibabang labi at ninisihan ng abogado, nang aakit ang mga tingin nito habang ang mga kamay hindi magkamayaw sa pagdama sa katawan ng binatang abogado. Ace breath hitched but he managed to smirk, he leaned closer to Pam and bit her earlobe, he smirked when she moaned and licked it after, siniguro ni Ace na magigising ang lahat ng himaymay nito sa katawan. Kahit nadadarang sa damdamin na pinapalasap ni Ace dito ay nagawa pa rin ni Paloma na ibuka ang mga hita. Tinulungan niya rin ang binata sa paghubad sa kanyang short upang mapabilis ang lahat, tanging panty lamang ang itinira nito, hindi naman ikinahiya ng modelo, sanay na siya sa bagay na yon dahil marami na itong experience pagdating doon. Nagiinit rin ang pakiramdam ng binata dahil sa ginagawa nito, ni hindi namalayan ng binata na nahubad nito nang walang kahirap-hirap ang slacks na suot. Napapapikit na lamang siya habang naglulumikot ang mga kamay nito sa katawan niya. Ace closed his eyes, parehong nagiinit ang dalawa sa ginagawang pagpapaligaya sa isa't isa, hindi nakatulong ang aircon sa pawis na nagmumula sa noo ng dalawa, ni hindi naibsan ang init na nararamdaman ng mga ito kundi nadagdagan pa. Tumigil ito sa ginagawa at iniwan ito sandali, natigil ang lahat ng ginagawa ng dalawa dahil sa tunog ng cellphone ni Ace. Bitbit ito ng binata kanina at inilapag sa mesa habang akay ng modelo. Ace cursed as he read the name in the screen, iniwan niya ang modelo para sagutin ang nasa kabilang linya, muntik pang mahulog ang aparato dahil sa pagmamadali. Yes, hinaluan niya ng iritasyon ang boses nang sagutin ang tawag nito, lumayo rin ang binata sa modelong na nakanganga na lamang dahil sa ginawa ng binata. Jowa nakita diba, malumanay na boses ang bumungad sa pandinig ng binata. Hindi man ito sinadya ay gumuhit ang isang ngiti sa labi nito kahit pa nakakunot ang noo. Oo, bakit? Sagot niya dito. Gawan mo naman ako ng argumentative essay please Ace. Chris, you ruined my... Tumigil ang binata sa sasabihin at napabuntong hininga na lamang. Okay, I will, pagsang-ayon niya sa utos nito. Yes, thank you, Ace, I love you Joa. Napangiti si Ace dahil sa boses nito na halatang masaya, hinela niya gamit ang isang kamay ang nahubad na boxers at slacks, joke lang iyon, baka maniwala ka, pahabol pa nito bago pinatay ang kabilang linya. Ace smirked, he felt weird, definitely weird, kanina pa nababagot si Crystal, bukod sa bored na siya sa mga nangyayari ay wala ring pumukaw sa kanyang interes sa loob ng gym na kinaroroonan. Ang mga sigawan mula sa mga estudyante ay ang nagsisilbing ingay mula sa paligid ngunit wala roon ang isip ng dalaga, she was thinking about Ace and her argumentative essay. Ang totoo, kaya naman itong gawin ang paperworks ng ilang minuto, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nagtulak sa kanya para tawagan si Ace at pakiusapan ito, hindi rin lubos maisip ng dalaga na papayag ang lalaki kaagad ng walang kahirap-hirap, sa huli, puro stalk sa lahat ng social media ni Ace ang kanyang ginawa ng nakaraang gabi. Hoy, Array. Sumimangot kaagad si Crystal nang bumungad sa kanya ang mukha ni City,
Nakangisi ito habang hawak ang bola ng volleyball, naka-cycling short ito habang suot ang kanilang PE shirt na white at green combination, nakatali rin ang mahaba nitong buhok sa likod habang pawisan ang noo. Tulala, why don't you join us, aya ni City sa dalaga habang nakataas ang kilay nito. Napabuntong hininga si Crystal, pakiramdam ng dalaga ay pagod na pagod siya sa lahat, ayaw niya lamang aminin iyon sa mga kaibigan dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito, bukod pa roon, alam niyang pagsasabihan siya ng mga ito at pagagalitan, alam kasi ng mga itong hindi siya kumain kanina, dahil sa goal niyang pumayat. Wala akong gana, you can play without me City, nandoon naman si Mitch at Mona, sagot ng dalaga kay City habang seryosong sinasalubong ang mata nitong may pagdududa. Shut up, Crystal, ang arte mo, wika nito bago inirapan ang dalaga, itinapon din nito ang bolang hawak sa malawak na gym field at mabilis na binalingan ang dalaga, arte mo, taba. Walang nagawa si Crystal nang hilahin siya ni City, kahit anong reklamo niya dito ay hindi nito pinakinggan, hila-hila ng kaibigan ang dalaga sa braso habang mahigpit ang hawak doon, Crystal complained but City was determined, malakas din ang kaibigan dahil judo black belter ito. Ang tatlong kaibigan ng dalaga ay aktibo sa sports habang siya naman ay aktibo lamang sa pagkain. Bakit niyo ba ako pinipilit dito? Inis na tanong ng dalaga nang pakawalan ito ng kaibigan, malakas ang boses nito na umagaw din sa iba pang mga estudyante, may ibang nagbubulungan mayroon namang napataas ang kilay. City tapped Crystal left shoulder, hinarap din nito ang dalaga habang sinusuyod ng tingin ang kabuuan nito, umiling ito pagkatapos ng ilang sandali at inakbayan si Crystal. Alam naming ginugutom mo ang sarili mo, Chris, suicidal ka na, hindi ganyan, kung gusto mong pumayat. Alam ko, sumusukong tugon ni Crystal, ganoon naman pala eh, pabalang nasagot naman ni City, oh, sabunutin nyo nga itong maarte na to, dagdag pa nito habang nakatanaw sa papalapit na sina Mitch at Layla. Sorry, mahinang bulong ng dalaga habang ang mga mata ay nasa dalawang kaibigan na kakarating pa lamang. Chris, kung gusto mong pumayat mag-exercise ka, hindi yung nagpapagutom ka, wika naman ang kaibigan niyang si Mona. Crystal smiled, kahit na may kanya-kanyang ugali ang mga kaibigan ay mababait ang mga ito pagdating sa dalaga, lagi din itong nakaalalay sa kanya kahit pamasungit din siya sa mga ito, they share the best memories and the worst, together. Oo na po, wika ng dalaga sa mga kaibigan, good to hear that from you, Crystal, huwag kang mag-inarte ulit, hindi ka maganda. Ngumiti lamang si Crystal sa sinabi ni Mitch, ilang sandaling nag-usap ang apat at nagpas siyang maglaro ng volleyball bilang practice sa kanilang sports activity, nahihirapan man si Crystal ay pinilit ng dalaga na gawin ang lahat ng makakaya, hindi naman ito nabigo dahil nanalo ang kupunan nila sa ginawang activity. Upo lang ako, Mona, hindi ko na kaya, palem ni Crystal sa kaibigan. Pagod at hapo ang pakiramdam ng dalaga nang matapos ang kanilang PE subject, ipinasya nitong maupo sa bench na nasa gilid lamang ng gymnasium, mahinhin ang mga kilos na naglakad ang dalaga patungo roon at pasalampak na naupo sa tabi ng sports bag nito. Crystal breathing hitched, nanlalagkit ang pakiramdam nito dahil sa pawis na kita sa bakat ng PE uniform nito mula sa paglalaro, maging ang buhok ng dalaga ay basa dahil sa pawis na tumutulo hanggang sa noo nito, naninibago rin ang katawan nito dahil sa sobrang kapaguran. Kinuha ng dalaga ang tumbler sa loob ng sports bag nito, ininom ni Crystal ang tubig mula roon at kahit papaano ay naibsan ang pagod at uhaw nito, isinandal din ng dalaga ang likod nito sa bench na kinauupuan upang magpahinga. Pagod ka, nang iinis ang boses na wika ni Van Edict sa dalaga. Crystal frowned instantly, ni hindi niya napansin ang classmate na papalapit sa kanya dahil sa pagod, kaagad niyang binalingan ito at sinama ng tingin, hindi naman natinag ang binata bagkus ay tumawa pa sa hitsura ng dalaga habang mabilis na umupo sa tabi nito. Ang pangit mo talaga, ang taba pa, wika nito sabay akbay kay Crystal. Crystal forehead crest, she desperately wanted to take off Van Edict's hand on her shoulder and she did, Crystal looked at him with a deadly stare but the latter did not even budge. Niwala itong pakialam kahit na simangutan at halos patayin na ito sa tingin ng dalaga. Kapag ako pumayat, huyo ka sa akin, mariing wika ng dalaga sa kaharap. Natigilan si Van Edict sa sinambit ng dalaga, ang totoo, gusto nito si Crystal mula pa noon kahit na may kalakihan ang katawan nito, hindi nga lamang nito masabi dahil pinangungunahan ito ng takot, bukod pa roon, masyadong prangka ang dalaga kaya idinadaan na lamang nito sa pambubuli ang lahat.
Sumimangot naman si Crystal habang nakatanaw sa mga kaibigan na naglalaro pa rin. Binalingan din ito si Van Edict sa tabi nito na tulala pa rin. Napakunot ang noo ng dalaga habang nakataas ang kilay, hawak pa rin ito ang tumbler sa dalawang kamay habang nakapatong sa paanan nito. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ng dalaga kay Van Edict. Umiling lamang ito sa tanong ng dalaga at tumayo, hindi na rin ito nagpaalam na umalis at basta na lang iniwan ang dalaga. Ipinagkibit-balikat iyon ni Crystal at hindi na pinansin pa ang lalaki, bukod pa sa wala siyang pakialam dito. Nang matapos ang PE sa period na iyon ay agad na tumuloy ang magkakaibigan sa restroom ng gym, bit-bit ang kanika nilang gym bag ay maingay na nagtungo ang apat sa loob niyon, parehong naligo sa shower room at nagbihis ng uniforme para sa susunod pang klase. Nauna si Crystal na matapos sa apat kaya naman nauna rin itong umalis sa loob ng restroom at nagtungo sa bench ng gym. Crystal at her phone inside her Gucci leather bag. Sumimangot kaagad ang dalaga nang makitang wala man lamang bakas na tumawag si Ace sa kanya. She expected him to call her but there was no trace of him, mukhang nakalimutan na nga siya nito. She frowned and started typing a message for Ace but she didn't know what to type. Bura dito. Bura doon lamang ang ginawa ng dalaga. Ni hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin dito, hindi niya rin alam kung anong alibay ang kanyang ibibigay kapag nagtanong ito. In the end, she put her phone back to her bag and put her left hand to her jaw. Jowa daw, paasa, pagmamaktol ni Crystal, she stamped her feet on the ground and pouted her lips, naiinis siya kay Ace ngunit, mas higit sa sarili niya, alam ng dalaga na hindi dapat pero hinihila siya ng sarili na makaramdam ng lungkot. Natigil ang anumang iniisip ni Crystal nang tumunog ang kanyang cellphone, dali-dali niyang kinuha iyon sa pag-asang si Ace iyon. She felt a bit of dismay when she saw her driver's name on the line, walang kagana-ganang sinagot iyon ng dalaga. Yes, tanong niya dito, on the way na po ako ma'am, medyo traffic lang po, imporma nito. Okay, hintayin mo na lang ako, kuya, lalabas na rin ako mamaya, sagot ng dalaga. Ilang sandali ay nagpaalam na ang driver sa kabilang linya. Crystal looked at the door connected to the restroom. After the call, she creased her eyebrow when her friends were still inside. Masyado nang matagal ang mga ito sa loob at nababagot na ang dalaga. Sinuyod din ito ang gym at nakitang wala ng tao sa loob. Napabuntong hininga na lamang si Crystal at hinintay na lamang ang mga ito na lumabas. Ilang minuto ang hinintay ng dalaga bago nakita ang mga kaibigan na palabas ng restroom. Bit-bit na lamang ng mga ito ang bag na laman ang importanteng bagay. Nag-uusap at nagtatawanan ang mga ito na tila tuwang-tuwa, kahit hindi naiintindihan ay ngumiti ang dalaga. She was happy seeing her friend happy, and it was enough to change her mood. Pasensya na Crystal, ang tagal namin sa loob, hinging paumanhin ni Layla, suot pa rin ito ang hijab sa ulo kahit pakakaligo lamang nito. Ayos lang, nag-enjoy naman akong hintayin kayo. Idiniin ni Crystal ang huling salitang binanggit, tinaasan niya rin ang kilay ang apat nang makitang nakangisi ito sa kanya. Bakit hindi tayo maglaro while walking, guys, suhestyon ni City. Hindi na tayo mga bata at tumayo ang dalaga at pinagpagan ang sarili, tiningnan niya rin ng pailalim ang mga kaibigan. Sira, malakas na sambit ni Mitch sa dalaga sabay tapik sa braso nito, ang serious mo Chris, may dalaw ka ba, dagdag pa nito? Crystal frowned, namumuro na ang mga kaibigan sa kanya, sinaman niya ng tingin ang mga ito at inirapan, kinuha niya ang bag sa bench at isinukbit iyon sa balikat. Napailing din ang dalaga sa isip habang inaalala ang sinabi ng mga ito, hindi niya rin misisi ang mga ito dahil sadyang wala siya sa mood dahil kay Ace ang paasa niyang jowa, ano bang laro yan, tanong na lamang ng dalaga kapag kwan, sinimula na rin niyang maglakad kasabay ng mga ito. Truth or dare, sabay na sambit ng mga ito, napanguso si Crystal, seriously. Alam mo bang inamin na ni Mona na crush niya si Teddy, kinikilig ako, eksaheradong wika ni City na nauuna sa kanila. Humarap pa ito sa mga kaibigan at hinawakan ang puso nito. Ikaw naman Crystal, it's your turn, masayang wika ni Mitch sa dalaga. Tumigil si Crystal sa paglalakad, bakit ako, ikaw na lang ang hindi pa eh, sagot naman ni City. Mona, ipagtanggol mo ako, pakiusap ni Crystal kay Mona na nakatingin lamang sa dalaga, sumimangot siya nang umiling ito, fine. Yes, sabay na ng tatlo, Mona bully, inis na sambit ni Crystal. Nauna itong maglakad sa tatlo ngunit lumingon din kalaunan, ano ba yon, truth or dare, dare, mabilis na sagot ni Crystal. Ngumiti si City, kiss the first man you will see outside this gym. Legit, natutap ng dalaga ang bibig, she hated to curse, mabilis ang paglipat ng kanyang tingin kay Mona,
Sorry, hingin pa umanhin niya dito. Not again, Crystal, paalala ni Mona. Truth na lang ako, please, spare me from this, nakangusong pakiusap ng dalaga. Nang makitang disappointed ang mga ito ay tumango na lamang ang dalaga. Lulugaw-lugaw na naunang naglakad si Crystal sa mga kaibigan, she was determined not to see anyone outside of the gym, nakayuko habang maingat ang paglalakad. Ngunit, sadyang malas ang dalaga, Crystal bumped into someone, muntik na siyang mabuway kung hindi lamang siya nahawakan nito kaagad, mga matitigas na braso na nakahawak sa likod ng dalaga. Hey, easy Chris, isa, dalawa, tatlo, hanggang hindi na mabilang ni Crystal kung ilang beses nang tumibok ng mabilis ang puso nito. Pabilis ng pabilis na parabang hinahabol ito ng lobo. Lahat ng himaymay sa katawan ng dalaga ay nagising, lahat ay tila nagliwanag sa kanya lalo na nang idilat nito ang mga mata at bumungad ang gwapong mukha ni Ace sa kanyang harapan. Jowa kita, diba? Tanong ni Crystal kay Ace, pinilit nitong patatagin ang boses kahit pakiramdam nito ay matatanggal na ang puso nito mula sa dibdib. Oo naman, alanganing sagot ng binata, sa dalagang seryosong nakatitig dito. Walang mali siya to, pumikit ka, mariing utos ni Crystal sa abogado. Tila nanuno sa punso naman na kaagad na sumunod si Ace sa sinabi ng dalaga, kinakabahan man ay walang sinayang na sandali si Crystal, hinawakan niya ang braso ng binata para kumuha ng suporta dito at tumayo ng maayos, dahil pakiramdam ng dalaga ay nawawalan siya ng lakas sa kabang na darama, pumikit ang dalaga at unti-unting inilapit sa binata ang mukha. In a trembling lips, Crystal kissed Ace Del Fiero. Ace's eyes widened as Crystal's lips touched his, kasabay noon ay ang eratikong pagtibok ng puso ng binata, paulit-ulit na tila nakikipagkarerahan, habang pigil na pigil naman ito ang paghinga. Hindi makapaniwala si Ace na hahalikan siya ni Chris, ang pakay lamang ng binata at ang personal na sabihin ditong tapos na ang pinapagawa nitong argumentative essay, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin makapaniwala ang binata na nagawa niyang talikuran ang isang masarap at mainit na gabi sa piling ni Pam dahil sa matabang dalaga. Gayunpaman, walang pagsisisi ang binata sa naging desisyon. Nang pakawala ng dalaga ang labi ng binata ay ngaling-ngaling kutusan ni Ace ang sarili, gusto niyang habulin ito at halikang muli sa paraan na gusto niya, marubdob, mainit at maalab na halik kumpara sa ibinigay nitong halik. Ace smiled as the realization hit him, tiningnan niya ng nakakaloko ang dalaga na pulang-pula ang mukha dahil sa pagkapahiya. Nakatitig din ito pabalik sa binata habang nakanguso ang mga malalambot at mapupulang labi, nang aakit sa tila nanuno sa pansong binata. Sa nakita ay ilang beses na pamura si Ace sa isip, lumunok din ito para pigilan ang sarili sa balak na gawin, ang labi nitong nakanguso paarap sa binata at ang mga mata nitong kasing dilim ng gabi ay tila ng hihipnotismo. But Ace knew better, he desperately stopped himself from doing things that he would regret after, for heaven's sake, Chris was a minor, baka matulfo lang siya kapag nagkataon. I'm sorry, wika ni Crystal sa binata, iniayos din ito ang sarili at tumayo ng tuwid paharap kay Ace. Ace crossed his eyebrows, an indication that he doesn't like what he heard from Crystal, inilagay din ito ang hintuturo sa panga nito na tila nag-iisip, kapag kuan ay naging payapa ang ekspresyon ng gwapo nitong mukha. Jowa kita diba? Tanong ni Ace, nagulat si Crystal sa tanong ng binata ngunit hindi na lamang ito nagpahalata, kahit na ang totoo ay tila lulupasay na ito sa school ground dahil sa pagsayad ng labi ni Ace sa labi nito. Oo, bakit? Naguguluhang tanong ng dalaga. Date me, walang kabog-abog na alok ni Ace sa dalaga. Sinulyapan din ito ang tatlong kaibigan ni Crystal na parehong nanonood lamang sa dalawa. Nagtatanong ang mga mata ng mga ito habang puno ng kuryosidad sa nangyayari. Baka akala mo, gustong-gusto ko yung offer mo ah, pero, sige na nga, tila napipilitang wika ng dalaga. Napailing si Ace, Crystal voice lacked conviction, alam ng binata na nagpapanggap lamang ito, nang magsalita pa muli ang dalaga ay natawa ng mahina si Ace sa sinabi nito, habang sinama naman ito ng tingin ni Crystal, ang mahinang pagtawa nito ay naging halakhak. Tara na nga, wika ni Ace sa dalaga. Kapag kuan, mabilis nitong inakbayan ang dalaga na naging dahilan para manigas ang katawan ni Crystal, deja vu, ang bawat pagdantay lamang ng balat ng lalaki sa dalaga ay nagdudulot na dito ng kakaibang kiliti at pakiramdam, na nagiging sanhi para magwala ang mga bulati ni Crystal sa tiyan. Habang walang habas naman ang puso nito sa pagtibok ng mabilis.
Walang salitang namutawi sa dalaga nang akayin nito ni Ace patungo sa kotse nito. Lahat ng mga mata ng mga estudyanteng naroon ay nasa dalawa, partikular na sa gwapong abogado, may ibang nandidiri, mayroon din namang hindi makapaniwala sa nakikita. Ipinagkibit-balikat na lamang ito ng binata at tumuloy na sa kotseng pag-aari nito na nakapark sa malawak na pathway ng eskwelahan. Bakit ikaw ang laging sumusundo sa akin? May driver ako, pagmamaktol ni Crystal nang tuluyang makapasok sa loob ng sasakyan ng binata, hinubad din ito ang bag at inilagay sa paanan nito. Pinauwi ko na, jowa kita, diba? Ako dapat ang sumusundo sa'yo. Wala sa sariling sambit ni Ace, nakakunot ang noo nito habang ang mga mata ay nasa dalagang katabi. Nakaupo na ito sa driver's seat at handa nang paandarin ang kotse kung hindi lamang nagtanong si Crystal. Hinampas ni Crystal si Ace sa balikat, joke lang yun, pinagluloko mo ba ako? Ngumuso ito, don't pout, I might kiss you right here right now, anes ng binata. Crystal got stunned, agad-agad ay naalala nito ang ginawa kanina, na mulang muli ang mga pisngi ng dalaga habang inaayos ang sarili sa pagkakaupo. Ibinaling din ito ang tingin sa labas ng sasakyan, hindi na rin ito sinulyapan pa si Ace na halatang iniinis siya. Nang maramdaman ng dalaga na umaandar na ang kotse ng binata ay saka pa lamang ito nakahinga ng maluwag, she hated to tease, nahihiya siya sa ginawa niya kay Ace dahil sa dare ng mga kaibigan. Gayunpaman, may konting saya na nararamdaman ang kanyang puso dahil sa nangyari. Katulad ng dati, puno pa rin ang mga lansangan ng Manila dahil sa trapiko, maingay pa rin ito dahil sa pagpapalitan ng mga busina ng mga sasakyan. Naiiling na lamang ang dalaga habang pinagmamasdan ang kahabaan ng EDSA, tiyak niyang mas lalong masisira ang ozone layer dahil sa maitim na usok na nagmumula sa tambutso ng mga ito. Aren't you going to talk to me? Pagputol ni Ace sa katahimikan. Bakit naman kita kakausapin? Tanong pabalik ng dalaga sa binata. Napabuntong hininga si Ace at mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa manibela ng minamanehong sasakyan. Sinulyapan din ito ang dalaga na nasa labas pa rin ng bintana ang tingin. Ace sighed again, hindi kayang ipaliwanag ng binata ang inis na unti-unting sumibol sa kalooban nito. You kissed me, kailangan mo akong panagutan, eksaheradong pahayag nito. Kaagad ang pagbaling ni Crystal ng tingin sa binata sa sinabi nito. Nakakunot ang noo ng dalaga habang may hindi makapaniwalang tingin para dito, biglang nagloading ang lahat sa dalaga hanggang sa nanlaki ang mga mata nito. Seryoso, bakla ka ba? Hindi napigil ang osel ni Crystal? Sa gwapo kong to, sagot naman ni Ace, kasabay niyon ay ang biglang pagpreno ng binatang abogado. Sa ginawa nito ay muntik nang sumubsob sa harap ng kotse ang dalaga kung hindi lamang ito mabilis na nakahawak doon bilang suporta. Nakayuko ito sa harapan ng kotse hanggang unti-unting itinutok ang nakamamatay nitong tingin para sa binata. Papatayin mo ba ako? Galit na sambit ng dalaga kay Ace. I'm sorry, I didn't mean to. Hinging paumanhin ng binata kay Crystal, seryoso itong nakatingin dito habang may nagmamakaawang tingin. Napabuntong hininga na lamang si Crystal at dahan-daang tumango. Sorry din, wika ng dalaga nang makahuma. Ace nodded and maneuvered the car. He took a last glimpse to Crystal and sighed heavily, mukhang galit sa kanya ang dalaga at inaamin niyang kasalanan niya yon. Hindi lubos maisip ng binata na ang simpleng pagsundo lamang niya dito ay haantong sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Bukod pa roon, naninibago si Ace sa kanyang sarili, isang irap at sungit lamang ng dalaga sa kanya ay tumitiklop na siya dito. Mabilis ang naging biyahe ng dalawa nang lampasan nila ang mahabang trapiko sa EDSA. Ilang sandali ay tanaw na ni Crystal ang entrada ng kanilang mansion sa Forbes. Napangiti si Crystal sa nakita. As usual, maganda pa rin ang exterior nito sa kanyang paningin. Salamat, wika ng dalaga habang mabilis na kinakalis ang seatbelt sa katawan nito. Napataas ang kilay ni Ace nang makita ang pagmamadali sa kilos nito, naiiling na lamang ang binata habang pinagmamasdan nito sa ginagawa. Napangisi rin si Ace nang hindi man lamang yun natanggal, sa kilos ng dalaga ay halatang iniiwasan siya nito. Here, let me, wika ni Ace, mabilis din itong lumapit sa dalaga upang tulungan nito sa ginagawa. Sa ginawa nito ay nanigas si Crystal sa kinauupuan, sobrang lapit ng mukha ni Ace sa mukha nito na halos iisa na lamang ang kanilang hinihingahan. Kaagad ding naging eratiko ang tibok ng puso ng dalaga, dahilan kung bakit tila pinanggapusan nito ng hininga. Natigil din ito sa ginagawa at natulala na lamang sa binata.
Anong ginagawa mo? Tanong ni Crystal nang mapansing hindi man lamang kumikilos si Ace sa kanyang harapan para umusad. Nanatili ito roon kahit patapos na itong tanggalin ang seatbelt ng dalaga. I am just think. Ace lost his words as he shifted his gaze to Crystal. Lumunok din ito ng ilang ulit upang pakalmean ang sarili sa anumang iniisip. Isa siyang abogado ngunit tila siya nahihipnotismo sa mga labi ng dalaga. Naalala bigla ng binata ang lasa ng labi ng dalaga sa labi niya. Gusto niyang matikman muli ang labi nito. Ang tila kuryenteng dumadaloy sa kanya at ang kakaibang pakiramdam na tila nanuno siya sa punso kapag napapalapit siya dito. Napabuntong hininga si Ace, wala na siyang pakialam kung matulfo man siya. Pagkatapos ng gagawin, he looked at Crystal intensely and coped her chin. Sa ginawa ng binata ay nanlaki ang mga mata ni Crystal ngunit walang salitang namutawi sa labi nitong mapupula. Open your mouth, utos ni Ace na kaagad namang sinunod ng dalaga. Ace leaned forward to Ace, dahan-dahan habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa tulalang dalaga. Nang tuluyang makalapit ay ngumiti ang binata. Ramdam niya ang paninigas ng katawan nito ngunit mas ramdam ng binata ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ace knew he was in trouble but the sight of Crystal opening his mouth for him was tempting, para bang inaanyayahan ang binatang gawin ang mga bagay na alam niyang pagsisisihan nito sa huli, para bang nilulunod ang utak niya hanggang sa makalimutan na niya ang tama sa mali. This is the right way to kiss Chris, he whispered and claimed her lips. Ace's mind went blank when his lips finally touched hers. All his system was shut down because of the friction their lips made, for Ace Crystal's lips was the most sweetest, like a strawberry jam in a soft loaf, tasty and desirable, nakakaakit at nakakatakam. Follow me, utos ng binata at sinimulang igalaw ang mga labi nito sa labi ng dalaga. Hindi malaman ni Crystal ang gagawin, lutang at gulat pa rin ang dalaga dahil sa mga nangyayari ngunit alam na alam niyang isa siyang marupok hindi lamang sa pagkain kundi pati na rin kay Ace, tila pinaparusahan siya ng langit dahil sa ginagawa nitong banayad na hagod sa mga labi niya. Mabilis man ang tibok ng puso ni Crystal ngunit mas mabilis ang kanyang isip sa anumang gusto nitong gawin, she was afraid but her urge was stronger than her confusion, so, she mimicked him, ginaya niya ang ginagawa ng binata hanggang masanay siya sa bawat galaw ng labi nito. I want more, Ace whispered in between their kisses, he ended the kiss and looked at Crystal's flushed face, he smiled teasing and winked at her, isa pa, please nakangiting pakiusap nito. Mabilis na tumango si Crystal sa gusto ni Ace, damang-dama ng dalaga ang pag-iinit ng mukha dahil sa pagkapahiya ngunit hindi na lamang niya iyon ininda, mas mainit ang labi ni Ace na kasalukuyang inaangkin ang labi ng dalaga, hawak na nito ang magkabilang pisngi ni Crystal habang nakaharap na ito ng tuluyan sa dalaga. Crystal closed her eyes as Ace severed her lips, hahayaan na muna niya ang sariling malunod sa cloud 9 kasama si Ace at sa damdaming kanyang nararamdaman para dito.